yung mga hindi political bloggers. Well, yes, I understand that na meron talagang campaign against Inday Sara. Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Ngayon, makakasama natin at magbibigay po tayo ng komento sa mga opinion din ni Attorney Trixie Cross. At ito ay ipapaliwanag niya kung nawawala nga ba itong 5.5 billion na Omanoy issue sa DepEd. Itong kontribusyon ng mga kababayan nating Goro sa GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. Dahil yan ang tinitira ngayon ng mga atakdog ni Martin na dating mga malalaking content creator, biglang naging political blogger at ang kanilang tinatarget, ang kanilang target ay demolition job para kay Vice President Sara Duterte. Kasama dyan, itong chismoso na si Rendon, itong si Omanoy Mga Gago at iba pa na kilala naman po ng mga blogger at milyones ang kanilang followers at ginagamit sila ngayon nitong kampo ni Martin para atakihin itong si Vice President Sara Duterte. Wow, hindi po tayo magugulat kung bakit sila naging atakdog dahil alam naman natin na ito ay talagang mga bayaran, lalo na itong si Rendon, mga kababayan po natin. Vloggers. Okay, so kung babasahin natin, actually maganda naman, relatively fair ang reporting, but not exactly, no? Kasi may mga clickbait pa rin sa trad media. Pero dun sa ano, sa social media all over, makikita ninyo na hindi ba natin pag-uusapan ang nawalang 5 billion ng DepEd. So in both instances, yung mga salitang ganun, o kaya yung mga sinasabi na pero hindi ano, pero nawala yung 5 billion. Hingi-hingi ng CF pero nawala yung 5 billion. Wait, that's not true. So to be fair, kung titignan natin yung reporting, kung titignan natin yung mga reporting sa trad media and sa social, well, sa trad media primarily, nakalist naman yung mga regions kung saan may issues ng non-remittance or reconciliation. Actually, ang sinasabi dito ng ano ng COA, ang direktiba nila sa DepEd is to reconcile. Okay, bakit issue ang reconciliation? What is reconciliation? It means na dapat yung records ng GSIS at saka yung records ng DepEd ay magkapareho. So, basics muna. The Department of Education, ang mga lahat ng mga empleyado na ito ay nagre-remit sa GSIS. Ang GSIS is an insurance system and it takes care of government pensions. Okay? Bukod pa dito, maaari kayong humiram, pwede mag-car loan, mag-housing loan, salary loan sa GSIS. Okay? So you can advance certain amounts provided na dinideduct ng DepEd or ng whatever agency you're in, nung amount na yun para mabayaran yung loans plus interest. So, bukod sa insurance, it's the pension system and it provides for loans. Okay? All government employees, pagka plantilla or you are part of the government system, meaning you are full-time at hindi kayo contracted service or project hire, then you will be paying to GSIS. Automatic deductions, ang nagde-deduct po niyan ay yung government agency ninyo. So, for example, dito, it's the Department of Education. Every month, kakaltasan nila yung sweldo ng teacher or ng supervisor or ng whoever, provided they're fully employed with the Department of Education, hindi contracted service, hindi project hire. So, kakaltasan yan, and yung kaltas na yon binibigay sa GSIS. GSIS puts it into a fund, ini-invest nila yon. That's why we say they're an insurance company. They invest it para lumaki. Pag lumaki yan, then we can give, pag nag-retire yung empleyado, malaki ang pension nila base dun sa kanilang mga remittances. Now, ang remittance is every month. Ngayon, bakit nagkaroon ng issue sa reconciliation? Ang DepEd, magkakaltas yan, tapos ipapadala yan sa GSIS. Unfortunately, yung records ng GSIS at saka ng DepEd, minsan hindi nagkakatugma. Kasi kinakaltasan both yung regular contributions, yung bayad ng loans, and so on. Okay, tapos penalties if any. So ang kumakaltas niyan is the Department of Education. Now back in 2007 nagka-issue na ang GSIS over their computer system. They had hired a technology service provider that used IBM machines but the problem was they couldn't reconcile yung data nila, yung manner ng pagko-collect nila with the system of GSIS that was in existence.
So, pinabago nga ng GSIS the whole system pero hindi makapag-reconcile. Hindi. So, ibig sabihin mga kababayan po natin ay walang kasalanan sa issue ito ang DepEd, kundi itong GSIS ang may problema sa kanilang sistema. So, ngayon po mga kababayan po natin, inaayos na nga ito ng DepEd. At bago pa man pumutok ang isyong ito, ay naayos na, nasimula ng makipag-usap nga ng DepEd. At itong Omanoy GSIS, nagkaroon na sila ng memorandum, mga pag-uusap. At hanggang ngayon ay gumagawa pa sila ng paraan para ito ay maayos. Kaya sabihin po natin, maling-mali itong mga allegation ng Omanoy, yung mga content creator na sinasabi na wala umanong ginagawa ang pamunuan ng DepEd at mukha nakikinabang umano si Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin mga kababayan, itong mga atakdog na ito na malalaking content creator ay hindi ito tatanggap ng mga paliwanag o yung mga clarification patungkol sa isyong ito. Dahil ang kanila kagustuhan ay idiin lang at sirain lang itong si Vice President Sara Duterte. Yan po ang mandato sa kanila. At kita po natin si Makagago ay mayroon siyang script na binabasa. So, malinaw na ibinigay sa kanila kung ano ang kanilang pang-aatake na gagawin. Hindi maayos yung data. Hindi sila nagtutugma yung dalawang sistema. So, that took several years. 2007 yun. And the problem bled over even late into the Aquino administration. This was the administration of GMA under Winston Garcia. So dahil nagkagulo-gulo niyan, and even then, even before that, historically, the problem was always GSIS does not have complete records or the DepEd may mga times na nakakalimutan kaltasan. So it's really the systems of these agencies. However, kahit noon pa, may issue ang ibang mga government agencies, meaning hindi lang po DepEd ang may problema, kung hindi pati ang DepEd, but many other government agencies. So, I am not. Right? So, dun sa nagtatanong, ang pangalan, wala kang pangalan eh. Okay. So, yun. Historically, may problema na sa reconciliation. So, what happens is this. Kapag kinakaltasan ng DepEd, nandiyan yan, naka-reflect yan sa payslip. So the teachers, in order to have complete records, must keep all of these payslips or keep their records complete. May records din dapat yung school. May records din dapat ang GSIS. Minsan, all three of them di magkakatugma. Kasi nadi-discover ito usually pagka magre-retire na yung teacher, tapos sasabihin, ay hindi ka pwede, wala kang pension kasi tumigil ka mag-remit since so-and-so, or tumigil ang DepEd since so-and-so. Okay? So it is not a problem of corruption. The COA acknowledges na nag-create ng committee uli ang DepEd this January 2023 para i-reconcile yung mga dokumento both ng GSIS at ng DepEd. I would like to emphasize, hindi lang to DepEd ang may issue na ganito. May issue ay may ibang mga government agencies, especially the big ones that have this problem. Employees nila is about 900,000 all throughout the country. It is the biggest bureaucracy. It has the most number of employees. Mas malaki pa ang DepEd at saka ang mga empleyado nito kaysa sa Armed Forces of the Philippines. SPAN. So SPIN ito. Pinapalabas ng mga ibang nasa social media that this is an issue of corruption. Na nawawala yung pera. Hindi. What happens is that the records either get lost or something happens in the transmission and so on. And historically, may problema talaga ang GSIS sa reconciliation. Don't sila even yung mga hindi political bloggers. Well, yes, I understand that na meron talagang campaign against Inday Sara. And so yan nga po mga kababayan po natin ha, na mayroon talagang campaign against kay Vice President Sara Duterte mga kababayan po natin. At ito mga malalaking content creator ay ginagamit po. Itong issue na ito sa DepEd, mga kababayan po natin, hindi ito kagustuhan ng DepEd, lalong hindi kagustuhan ito ng GSIS, kundi mayroong problema lang sa kanilang sistema. At hanggang ngayon ay inaayos na, na bumuo na nga ng sariling team itong DepEd para ito maayos. At syempre, alam naman po natin na nagtatrabaho itong ating Vice President at Secretary ng Department of Education, mga kababayan po natin.
at hindi naman po natin magugustuhan na magsasuffer itong mga guro po natin. Laman ito maganda kung yung mga teacher po natin ay magre-retiro na, tsaka naman nila malalaman na hindi pala nahuhulog ang kanilang mga contribution sa GSIS, so hindi sila makakuha ng pension. Kaya sana maayos na rin ito agad, mga kababayan po natin, dahil alam naman po natin na nagtatrabaho na maayos itong ating secretary ng Department of Education, na kahit ano pa ang kanilang paninira, kung titingnan po natin, number one pa rin na nag-perform itong Department of Education. At yung kung ano mang address na problema dyan sa DepEd, alam po natin na inaayos ito ni Vice President Sara Duterte, at hindi naman agad yan maayos sa isa lang click. Kundi talagang may proseso yan, matagal-tagal po, mga kababayan.